Sunod na dito is it's either a deny pick knowing they have this Esmeralda. Mm-hmm. So alam naman natin, a combo kasi na nilabas ng Oneg Esmeralda then sustain. Now, nasa side ng Execration yung third pick. So inunahan din nila. Gusto niya ng Rafaela, hindi amin na to. Yes. Kung gusto niya ng sustain, you can get more. Kumbaga ano sinasabi mo, process ano na to. This is the safest way na pwede nating i-draft to kasi instead na makuha nila or iban nila, we had to get a hero for Venus na kagad. Tama, exactly, which is nagiging effective naman. As long as nagiging effective ika nga, bakit natin iibahin? So, ibig mong pwede nating sabihin, it's safe to say na sobrang lawak ng mage pool dito ni Wise. Kasi given nga dito, I told you nga, Lilia is one of his signature hero dito coming from ito sa FPL Season 4 natin. Pero both of the teams, I was thinking kung ibaban siya. And here's come the ban for Celina. I think that's a very good ban as well para kay May. Oh, para kay May. Inalisan pero yun na, hero. Lilia. That's all absolutely. Hindi, yun kasi, for me talaga, kasi whenever you're gonna be thinking about that, it's one of the best heroes din ni Wise. Pero there's it, and Chang'o. Pwede. Nakita ko to ginamit against Esmeralda na usually naka-focus fire sumasayaw. Mm-hmm. Hindi ka makakasayaw kung naka-focus fire din etong si Chang. Kaso kasi si medyo Chang. Catchy kasi using a Chang'o talaga, prope. Kasi yung Chang'o kasi, though, nakita ko na ginamit nila yan dito. Mm. Pero Kimi pala. Kimi is still open. Open, di natin napansin. Oo. Oh my God. And hindi niya papipiliin at pipiliin niya pa rin dito is Psycho yun. Yes, Psycho yun. Sabi niya, medyo ano kasi, open pa Kimi, pickin niyo yung execration. Mukhang sinasayko ng Onyx. Sabi niya, open pa. Hindi kumagat. Hindi kumagat sa pakagat. Execration is going for the sustainability and early game coming from the Gulshon. So ito, Yakno will be the one to use the Hayabusa. Lineup wise, Prof, who would you go? I'll go for Onyx sa ngayon kasi medyo lately gamit ko si Joe. Gusto ko yung damage coming from Joe plus kung paano nila huhulihin si Hayabusa. They only have one lockup, which is etong si Diggy. Hindi ko masasabing total lockup ang Kufra against Hayabusa kasi right after mo pagtalo nun, pwede ka nang mag-quad shadow out. Unlike kay Diggy, meron siyang reverse time. Yes, yes. Diba? So, panghuli-wise, mas mahirapan sila hulihin ang Hayabusa. So, I'll go for the lineup of Onyx. Go for the lineup of Onyx. Siguro ako, hindi kasi sa kukontra. Pero ako, I would really go for the execution lineup. Especially, they do have the Diggy here to be able to cancel dito. Yung Minimum's Fury kagad ni Zico. Oh. That's one thing. Tapos, early potential na mag-snowball. Siyempre, Gusion is still there. Kumbaga, ano ba yung magiging early dito ng Onyx? It's only gonna be the Lunox. Pero syempre, ano ba yung madalas na ginagamit natin for Lunox for easy wave clear? It's just the Grok and the Lunox combination. Pero kasi pag pinagsama mo yung Lunox and Minotaur, somehow it's kinda slow. Pero kasi kilala naman natin, Onyx PH really plays for like the 3-man na magkasama na kagad dito sila Venus, si Zico, and si Wise. Ito yung ina-adapt na meta ngayon. Iikot yan tatlong yan. Batayan yung tatlong yan, guys. Anyway, pakikilala muna namin sa bakbakan, Onyx PH onto the blue side. We have Vilar using the Cho. Oh my Venus! Using a kanyang signature, Rafaela. Zico para sa Minotaur. Wise using Lunox. And Iyaklu para sa kanyang Hayabusa. Meanwhile naman for the execution, syempre dito nagbabalik Iyaklu para sa Kufra. Sire on the Diggy. Pakbet on the Esmeralda. Zapnu on the Gusion. And May on the Damos. Medyo low on life na dito si Iyaklu. May hinahabol pa yata ang mga tala. Pero buti na lang nandun yung creeps. Eto na, sinasabi natin, oh my V, medyo pulado dito. Pakbe, trying. Oy! Aggressive flicker incoming from First Blood! Oh my Venus! Pero ito, tuloy-tuloy pa rin bakbakang First Blood para sa side ng Onyx PH. Good aggressiveness, ganun niya kakabisado. Actually, nostalgic sa akin yun. Kasi parang nakita ko na rin ginawa niyo na naka-First Blood din sila, na nag-flicker yung Rafaela ni Venus. Ayun na nga, sinasabi, pag nag-flicker, may naka-First Blood. Pero look at this, sir, hindi nagpapasindak. Bato pa rin ng bato ng kanyang mga tala. Ang sakit ng damage kagad dito, no? Especially dito ni Sire having the magic worship on the Diggy. Kumbaga, ito yung tipo ng magic type ng Diggy. Kumbaga, all in dito, execution going for the early matchup talaga na sasabay at sasabay talaga sila dito sa Onyx PH. Ito na yung scary rotation na magagaling sa Onyx PH. Look at yung tatlo, the 3-man rotation.
the support look at tank, the and of course the massive damage Charlo coming from Onyx. Uy, sasabog ka ata. Hindi. Barely, munti ka na dito si Iacto. Medyo mahirap talaga yung lane dito, ni especially dito ni Iacto on the top lane. Kahit gumamit ka ng ano dito, ng healing necklace, na yung parang regen na ginagamit nila, especially on the off lane. Yung puso, puso ng manok. Hindi siya enough. Yung pulang up do. Yung tinatawag nila doon. Pero yun lang ayun. Iacto medyo mahirapan. Pero Iacto will dito tatalon. Pero makakahabol nga naman. Venus Low online po ka mamamatay pa sa kamay ni Pakbet. And that's gonna be a 1-for-none exchange in favor of Execration. Mahabol ang Execration. Hindi sila nagpapasindak. Going in, nakukuha nila yung tamang tempo, tamang rotation. First turtle is out for grabs. Alam ng both teams yan, pero medyo nahuhuli sila dito in terms of rotation. Lamang ang Execration kung paano mang backs out. Gold lead, it's around 1.2k. Medyo hindi maganda to. Uy! 1-1 with the Great One. Medyo makatisip. Pero na-pop niya dito. Nagamit niya na kaagad dito yung Inferno. And Iacto already know that. Yun nga sinasabi natin, Profe. Early rotation talaga in the damage-wise. Execration dito talaga nakakalamang. Especially sa mga wave clear. Pero dito, mag-isa dito si Iacto. Kalaban dito, tatlo sa Onyx PH. Pero hahabol. Pero sobrang kuna. Dino at Fury mamamatay dito. Yung ating Kufra. And that's one down. Iacto. 3-2 na ating score. Look at still lamang pa rin ang Execration in terms of gold. Nakakapagtaka, no? Nakaka-pick off sila pero hindi sila nakafocus sa turtle. Alam mo, nakita ko yan sa Geek Farm. Hindi nila masyadong need ang River Crab. Possible. They go for kill and objective. Ganon ang pinapakita rin ng side ng Onyx Cage. Nakakapag-adapt na sila for both sides. Eto na, kakabakbakan dito. Nakakuha na ang turtle dito. Up, super Zico, kanyang Fury. And they want to disengage. Alam nila, miss position. And of course, naka-frontline dito si Diggy. Ayaw niya, masayang yung pagdadabog niya. Kumbaga, nagdabog ka, tas nilabas ni Ermats mo yung chinelas mo. Titigil ka talaga eh. Hindi ka pasasama sa SM. Diba? Pero yun na nga yung ano natin dito. Prob is that, farming-wise talaga, Execration, nakakalawang dito onto the early game. Pero rotation-wise, I think medyo pantay pa naman sila. It's all gonna be coming up dito, coming into the mid-game, especially pag si Iacto, nag-online na talaga. Ito na sinasabi natin, nag-aabang din dito si Dealer, still holding patience para kay Dealer kung paano niya hawakan na kanyang linya. Objective-wise, lamang ng isa lang ang Execration. Sire. They want to get all my Venus Flicker is already been used. Alam ng tropa ng Execration. Pre, nag-flicker na yan. Pwede nating gawin yan. Ito na, nag-aabang po. At nakakakita na naman tayo dito, Prof. Pino, with the four-man rotation coming from Execration at mukhang gumagana ngayon. Yun ang sinasabi natin kung mukhang gagana ba ito, pero hindi. Look at the damage. Napakita ng Fury dito, pero nakapag-purify ba yun, mga sir? May is out. Zico will patay siya dito. Napakaganda ng kiting si skills ng tropa nating si May. Kala ko makukuha na doon si May eh. Pero hindi nagbigay ng follow-up damage. And 1-for-1. Hindi. 1-2 ang kanilang objective dito. And they want to force 4-man rotation. Out of the Iacto pumasok dito. Niyakap ang tropa natin. Oh my, V is down. Tama, time journey is being committed. Wise will go down. Ata! Boom! At mukha nga talaga. At nabuhay pa nga. Pero barely lang naman. Pero dito si Dila naghahanap ng masisipa. Pero mamamatay nga. Kaya medyo malalo yata yun. Dahil ikaw yung sasamain dahil walang malakas sa apat. Grabe yung nakapag-purify si ano, no? Naka-purify ata itong si Esme. Hindi ko napansin. Kasi Winnie of the Dragon, hindi gumana. Oo. Wala naman time journey ako nakitang nag-commit doon. Pero still, look at the objective. 2-3. Sabi ng Execration, nakapag-adjust na kami, sir. Nakapag-adjust na namin na yung basic na galawan, yung rotation. Nakita na namin yan eh. Ngayon, pumasok kayo sa mundo namin. Welcome to our world. Welcome to Execration game right now. And ito, tatlo ang kalamangan dito na Execration. At mukhang dito sinusubukan pa nila. Pero masyadong bakunat si May on to the bottom lane. And Iacto, medyo barely pa rin nakakahabol siya dito on the farming side. Tinatapatan nila yung rotation, kapalit ng objective. Gusto ko yung pagbabalance sa Execration dito. Format ng binibigay namin pero hindi namin pinapabayaan yung ibang linya. Pero at least kahit papano, composed pa rin naman dito is Onyx PH is that regardless na medyo nahihirapan sila, especially onto the rotation, talagang stick sila dun sa plan nila that hiwalay ng lane yung Cho and yung Hayabusa. So it's all about the three-man rotation coming dun kay Venus, kay Zico, and kay Wise. Kung saan sila pupunta, yun nga lang kasi, the difference is always one man. Kasi sabi nga natin, four-man rotation yung ginagawa ng Execration right now and iniwan lang nila si May sa ibang lane. Tama, pang pupush lang nila. Pero kung titignan mo, gusto ko rin yung style ng Onyx. 3 man ang pang nang iikot nila.
may nakabang na isa dito sa top. Mm. So kung may foreman dito, pag kinlas sila, foreman din sila. Possible, possible. Na hindi kailangan masyado mag-aksaya ng oras kasi habang nakapag-farm, hintay mo lang kami tatlo, kami dadating. Yes. Gusto ko yung ganong style, pero as of now, binibigla ng execution, they want a very fast clear wave. Tapos kung may paparating na tatlo, maaari nilang salubungin, or bago pa dumating yung tatlo, basag na yung idedepensahan nilang tore. Yes. Pero kung iisipin mo dito, bro, going into the late game, sabihin na natin, it's gonna be the same on all sides. Who would you go? I mean, meron tayong dalawang nags-sideline pushes from the Hayabusa and the Cho. Would you think this would work on the side of Onyx PH? Kumbaga, madadala ba nila into a driver's seat na susundan lang sila ng execution kung saan nagpo-push yung bawat isa? Hindi ko masasabi as of now kasi napipigilan sila. Look at the objective, 2-3, which is dapat ang Onyx ang nagdidikta na ngayon ng push. Pero ito, stick to their plan. Diyan lang kayo sa mga linya na buhay kayo para depensahan yan. Let Wise, Zico, and Oh My Venus to rotate. Medyo nag-iba sila ng, ano dito ng galawan. Look at Oh My V. Medyo tumatansya dito onto the top lane. Trying to scout kung meron papasok Zico dito. Oy, sinunog lang ng bahagya. Siguro there's a possibility na nagpapa-ano sila, nagpapa-proc sila ng muscle. Pero dito, Falling Star Moon gagamitin kay Dilar Pakbet. Napakasakit ng damage, pero makakatakas pa naman dito si Dilar. Oh My Venus, masaspatan niya siya dito. Pero Diamond disengage on the side of Onyx PH. Meanwhile, onto the bottom lane, May nakakalamang dito in regards with a 1v1 kay Iyaknu. Gusto ko yung pagsusunaw dito ni May na hindi siya nagpapasindak kay Hayabusa, kay Iyaknu. Si Iyaknu ang umiiyak ngayon, trying to burst Zapnu down, pero here comes May to protect ang kanyang teammate. Tamatan siya. Look at this, Hayabusa panay siya dito ng retreat. Huwag kayong umengage, let me do my job. Tamang Dilar burst dito. Dilar Way of the Dragon dito, out na muna ata si Zapnu and disengage. Bigay na natin yung Tori dito. Napapansin ko, yun ang laging command ni Hayabusa. Disengage. Give me space. Give me time para makapag-push dito. Dito si May medyo napapalibutan siya dito ng Onyx PH. Kaya nga ba nilang butasin dito yung ating Tamos? Mukhang makukuha nga naman nila to. Pero it's gonna be a costly at medyo, kung iisipin mo, no, nasustain sila somehow nung Tamos. What if it's gonna be a team fight pa? Oo nga, what if kung magiging team fight, pero ito, kapalitan ng bottom tower. Hindi pa nga atin nila kuway, pero makukuha na sila sa middle lane. Ganong kabilis mag-react ang execution. Pre, nag-commit sila apat na hero, punish natin itong middle lane nila. Yes. Nakakasabay naman dito yung Onyx PH in regards with the rotation. Yun nga lang kasi talaga, it's all about the objective, the towers, especially the middle lane of execution na hindi kayang i-penetrate ng Onyx PH right now. Tama, tama. Ito na, another core item for Zapnu. The Holy Kryptonite. The Holy Kryptonite. Still waiting sa Lord dito. Nakabang for both sides. Tamantansyahan lang dito. Kumbaga ano, no? Coming into the late game, talagang magtatansyahan dito. Especially yung Digi natin and the Minotaur. Kung sino yung mauuna na who would be actually used. Sino mas mahabang pasensya? Sino mas mahabang pasensya? Sino unang bibitaw ng kanilang mga last kill, which is Time Journey against Fury from Minotaur. Eto, wala munang maingay. Yes. Para hindi madatnan, kaliwat ka na ng kanilang abangan. Oop, they want to force a fight onto the top lane. But look at execution, hindi sila nagre-react. Kami ang magdikta, kayo ang magre-react sa gagawin namin. Totoo yan. Pero dito, meanwhile, onto the top lane, makikita na naman dito nila si May. Papasukin dito yung wise, pero masyadong makunat nga talaga yung Tamos. Pero meanwhile, onto the top lane, si Yaklu yata muna ang unang iiyak dito sa laban natin. Pero yun na nga, one down na naman dito for the Hayabusa. Less time for him to farm. Questionable yung paglabas doon ni Yaklu. Kasi ang ginagawa dito na execution, di ba? Na-scout out ni May na apata nang kukumit sa kanya. Dilar! Medyo nandun yata siya sa may bandang bali. But actually trying. Ito pa isang mahirap dito sa side ni Dilar. Pwede nila sigurong i-bait dito. Pero dito si Star with a flicker out. Pero nababurn pa rin naman siya dito. Mabubuhay pa rin dito yung Digi. Ibabalik dito si Zico. Pero tama din siya. Pero si Chakto tumalon para dito sa dalawa. Orb out muna si Wise. Mapakaganda lang pagpasok dito. Time Journey is being committed. Tama pasok si Zico dito. Counter initiate coming from the boom. Barangay na execration. Kinararap lang dito si Wise. Pero ang tagal mamatay. Tamang talon. Now Lunox will go to double kill para naman kay Zapto dito. Sino pa susunod? Dilar na nga yata yung susunog. May tamang sipa para kay Pakbet. Pero hindi muna kami hihinto. Monster kill na ako dito. Apat ang patay dito sa Onyx PH. Iyak mo na lang yung natitira. Pero syempre diretso na muna tayo kung saan ba dapat yung tunay na objective natin. Napakaganda ng execution, yung kanyang pag-execute dito na execution.
swabing-swabing, time na time sa pagpasok nila dito. Right after ubusin yung apat, let's go ahead sa ating objective, which is yung Lord. Good discipline para sa side ng Execration. Of course, prop sa ginawa ni Sir Pulado, si Diggy, yet hindi siya nag-back doon ah. Yes, definitely. Hindi siya bumak, nag-aantay lang siya, micro-skill. Kinumit niya pa rin yung time journey niya para matulungan yung buong tropa. Yes, yes. Yun yung isa sa naging vital part ng clash na yun na hindi nila na-burst down kagad yung Diggy, which is sobrang lita na buhay. Akala ko mamamatay na siya sa burn eh, nung magic portion. Pero we're actually wrong about that. Pero dito, kumakatok na sa harap ng pintuan ng Onyx PH, yung Lord. Level 1 dito from the Execration. Masyado umakuna. Pero the main one's Fury. Fury, pasok dito sa apat. Pero tamang basag lang ang kanilang pagkakaroon. Jack 2, tamang yakap dito. Wise will go down ang tropa natin dito. Oh, may V pala ang namatay doon. Hindi pala dito si Wise. Susunod pa dito si Zapto. Tamang palitan dito. Shutdown si Esmeralda. Now, Lord is down. Kapalit naman neto. Mukhang makakadalawang tori ata ang buong Execration dito, mga sir. Yun na nga. This is not a good exchange. You're trying to burst and burn May, yet burn trying to sustain ang sanya sa hili. Buhay pa rin dito si May! Buhay pa rin! Anong ginagawa niyo, mga sir? Mukhang mapagsak na dito si May. 10 to 15 seconds siya piniburst doon. Yes, ganun ka-sustainability. Ganun nakalakas yung sustainability dito ni May na hindi na kaya siya kagad i-burst down dito, especially nung ating Lunox. And mind you, Profa, pumasok sila doon sa ano na yun. They really go to that, nag-trial, nag-all-in talaga sila doon sa certain push nila na yun, regardless na mamatay yung apat sa kanila. Pero I think it's all worth it for Team Execration. Nahihirapan ng Onyx PH dito. Hindi nila napapagana ang Hayabusa na yan ang dapat nagdedictate ng push eh. Pero still, they have this the heart from Onyx. Tinan mo naman, stick pa rin sila sa plan. Kaliwat kanan, top pa rin si Cho, bottom pa rin si Hayabusa. Stick pa rin tayo dito. Pero si Jack no, going for the initiation na naman dito. Jack, iyak no, mahuhuli pa yata. Pero mamamatay na dito yung Hayabusa. Sunod-sunod na time journey will be used dito. Zico naghahanap na magandang Minowans Fury. Pero wala muna siyang tatamaan ngayon. Wala siyang tatamaan dito. Pero mukhang gusto mag-engage dito ni Dealer onto the top lane. Pero balik tayo dito sa bottom. Zapno trying to force again a clash. Sabi na dito, hindi natin kailangan magpugak or side lane push. Sama-sama tayo dito. Let's force a clash. Let Onyx defend para makapag 5-on-5 tsaka natin sila bakbakin. Yes, definitely. The way the Execration really works right now is that ayaw nilang magpadala kung saan nagpo-push yung dalawang sideline pushes dito ng Onyx PH is because they want to be on the driver's seat. They want to be the one to dictate kung ano yung mga pwedeng mangyari dito sa mga susunod pang magiging clashes natin. And definitely, there's only one way street dito for the Execration, and that's gonna be the bottom lane of Onyx PH. Ayan, Onyx PH. Uy, anong gagawin na yung item dito next ni ano? Ni Dealer. Uy, Corrosion Sight. Corrosion Sight. Kala ko gagawa siya ng Deadly Blade eh. Pero still, there's a necklace para kay Omay Venus dito. Pushing na. Tyrant's Rage! Tyrant's Rage! Matatalo ba dito si Jack 2? That's only a fake goma-goma for the side of Onyx PH. Dealer putting a heart para sa side ng Onyx PH. Sabi niya, sige, make them busy. Huwag muna kayong, huwag niyo ipatipihin dito. Ako na babasag dito. Trying to make even at least dito sa top. Tuloy-tuloy lang Dealer dito. Basag ang Torre sa top lane. Hindi siya nabasag dito ng Execration. Now they try to burst this Dealer. Si Dealer ay tumatakbo na. Tumatakbo na talaga dito si Dealer. Pero mukhang mayroong babantay sa kanya sa may bandang likuran. Pakfet, huhulihin nila dito. Apat from the Execration. Really gonna go all in para dito kay Dealer. And he is about to go down. And it's gonna be a 4v5 matchup. And magkakaroon tayo ng clash! Napakaganda ng Fury dito. Nagkaroon ng clash. Nagkaroon ng gasgasan dito. They want this engage. Onyx want the discipline. Pero gusto ni Execration. Kanina pa kayong makulit. Rektahin na natin to. Now, patay ang dalawa for the side of Onyx PH. Buhay ang buong lima. This is the first damage. Oh, my V is down. Sino pa susunod? Zinok might go down as well. Kita mo naman, Zico. Sinok-sinok dito. Tamang bola-bola dito si Jack Nu. And now, Hayabusa iyak Nu is out. Is out ka naman. Pero dito, Execration, disiplina lang ang gusto nilang mangyari dito. Although, wala naman talaga ng creeps, pero they're just gonna go directly dito sa Lord natin. Sobrang tagal pa mabuhay nung dalawa from the side of Onyx, and I don't think they have the ability dito na makapag-contest. O nga, wala pa sila dito kakayahan mag-contest para sa side ng Onyx PH. They give up the level 2 Lord. Nahihirapan na sila makabawi dito. Comeback potential for the side of Onyx PH, knowing they don't have a marksman. Ano kaya magiging mag-ano dito? To be honest, it's gonna be hard for them kasi
dalawang mili yung pinaka damage output nila aside from Wise. So yung kumbaga, how will you be able to burst down a Lord nang hindi ka didikit? Tas definitely pag dumikit ka, there's Chakno, there's also Pakbet with the Falling Star Moon. So wala kang takas. It's all about how Zico na magamit niya dito yung Minuan's Fury, pero syempre nandito yung time journey ni Sai to be able to cancel that. Eto na, nakakaabangan dito Pakbet, tumalon na dito. Tamang talon rin coming from EX to Chakno. Chakno nga naman ginamit na dito, pero mamamatay nga dito. Isa-isang nawawala, pero tower lock na muna dito yung Team Execration. And game number one, Execration will take it down. Victory! Sobrang suwabe, no, ng ano, ng adjustment, ng firepower. Wala akong nakitang sagot coming from the side of Onyx. Medyo, technically kasi prof, the draft na ginawa dito kasi from the Onyx PH is that somehow the draft would only work pagka nakapag-farm yung parehas na side at nag-work yung 3-man nila sa middle lane. Kaso nga lang kasi, sabi ko nga, it's the Minotaur, it's kumbaga, they lack the burst potential. The only burst potential they have on the early game is the Ludox. Tapos kumbaga, yung dalawa is only sustained, which is the Minotaur